Tahimik akong namumuhay sa apartment na yon. Mag-isa lang ako at sanay na ako ron. Sanay na akong gumising ng nag-iisa, magluto ng mag-isa, kumain ng mag-isa, maglinis ng bahay na mag-isa, at matulog ng nag-iisa. Iyon ang araw-araw na rutinang buhay ko, kaya paanong hindi ako masasanay? Ang namayapa kong asawa ay nag-iwan sa akin ng 5 pinto ng apartment na aking pinapaupahan at iyon ang aking ikinabubuhay. Dahil iyon lang ang pinagkakakitaan ko, kaya't mahigpit ako pagdating sa singilan. Ayoko nang nalilate, ayoko nang sumasablay sa pagbabayad, at ayoko nang maraming reklamo. Hanggang isang gabi, may naulinigan akong tila pag-ungol. Nakiramdam ako at pinakinggang mabuti ang mga ungol na yun. Ang nasa isip ko ay baka sa kabilang apartment. Pero hindi eh. Parang nasa loob lang ng apartment ko. Bumangon ako at tinuntun ang pinanggagalingan ng pag-ungol. Nang lumabas ako ng aking silid, ay bigla itong nawala sa aking pandinig. Kaya't nagpa siya akong bumalik na lang ulit sa pagtulog. Subalit ng mga sumunod na gabi, ay muli kong narinig ang mga pag-ungol. Mas malakas na ito kaysa nagdaang gabi. Pinili kong huwag na lang iyon pansinin. Nagpatuloy ako sa aking daily routine. Pero ng mga sumunod pang gabi ay hindi na ako nito pinatahimik. Hindi ko na lang basta nauulinigan kundi malinaw ko na itong naririnig. Tinungo ko ang kusina, ang terrace, ang likod ng apartment, ang maliit kong garden at iba pang sulok. Pero wala akong nakita na maaring panggalingan ang nakakairitang pag-ungol na ito. Hanggang sa may matapakan ako sa sahig na parang nakausli. Sinipat ko yon at ganoon na lang ang kulat ko. Mula kasi nung ipagawa at tumira kami sa apartment na to, ay hindi ko natatandaan na nagpalagay kami ng basement dito. Kumawa ako ng paraan upang matanggal ko ang kandado at makababa ako sa madilim na basement. Puno ito ng agaw at alikabok. Nandidiri man ay hinawi ko ang mga ito upang makita ko ang nilalaman ng basement. Nang hilakbot ako nang marating ko ang pinakasulok, isang kalansay na nakakadena. Napaatras ako sa sobrang takot, nagunahan ang mga paa ko sa pag-akyat paalis sa basement. Ang aking natuklasan ay agad kong pinagbigay alam sa mga pulis. Matapos ang masusi nilang pag-iimbestiga, lumalabas na ang kalansay na nakakadena ay ang may-ari ng apartment. Ito raw ay pinatay sa saksak ng isa sa mga nangungupahan dahil sa higpit at taas nitong maningil. Matapos patayin, ay ikinadena ito sa basement. Dahil doon ay naguluhan ako. Ipinaliwanag ko sa mga pulis na ang apartment na yon ay pinagawa ng aking asawa at kami lamang ang nagmay-ari noon. Kaya imposibleng may iba pang nagmay-ari nito noon na pinatay ng nangungupahan at saka ikinadena. Pero laking gulat at pagtataka ko nang tila walang sino man sa mga pulis ang nakikinig sa mga paliwanag ko na parabang hindi nila ako nakikita. At ang sabi pa na isa, buti na lang at nakita ng bagong may-ari ng apartment ang basement. Kung hindi, hindi matutuklasan ang nakakadenang kalansay doon. Hindi ako makapaniwala. Namalayan ko na lang na umuungol ako ng mahinang mahina. Tinignan ko ang aking mga kamay na nakakadena, gayon din ang aking mga paa. Gusto kong sumigaw, pero walang ibang lumalabas sa bibig ko kundi mga ungol. Nang igala ko ang aking paningin, ay nasa loob na pala ako ng madilim na basement. Hindi maari. Ako ang kalansay na yun. Hindi pa ako patay.